This is San Nicolas, my heritage town. The municipality of San Nicolas is very well known for its history, artistry, and culture, highlighting the centuries-old pottery industry. More than just our product, the banga or clay pot represents our identity as San Nicolenos. It is a labor of love, patience, hard work, and passion. These are the values that molded, refined, and colored us. Despite of the municipality's progress, we continue to preserve and conserve our rich heritage for the next generations to come. And wearing the sash San Nicolas across my chest, I feel like it is my responsibility to fill my townmates with pride by showcasing our ingenuity, craftsmanship, and heritage sites. At sa pagpasok natin dito, bubungad ang mga tradisyonal na kagamitan. Kita niyo naman guys, may malabi, banga, dalikan, at dito ang kusina ni Nana Paul. At makikita naman dito ang napakalaking chandelier na pinalamutian ng maliliit na banga. At mula rito, makikita natin ang life-size na statwa ng isang babaeng nagdadamini. Siya, si Paulina Rangkapan, o mas kilala bilang Nana Paul, ang pinakamatandang nagdadamini ng bayan. Nagawa rin siya bilang San Nicolense of the Year at Municipal Living Treasure dahil sa napakalaking kontribusyon niya sa industriya ng pagdadamini. Let's go guys! Punta tayo sa pinakamataas na palapag! Makikita rito ang mga artifacts na nakukay mula sa isang barangay na maaaring naging lugar ng mga mangangalakal na Ilocano at mga dayuhan. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan ginagawa ang mga banga at iba pang produkto na gawa sa clay. So ngayon guys, kasama natin si Manang Violeta na isang damilyan. Manang, paano niyo po natutunan ang pagdadamini, Manang? Natutunan ko sa mother ko, ma'am. Si Nana Paulina Rangkapan. Pwede po ba akong turuan kung paano gumawa ang mga
ang produkto nyo? Pwede po, ma'am. Bata pa ako noon, gumagawa na ako, parang tumutulong na ako sa pamilya ko kasi yung father ko, yun ang trabaho niya. Ito naman, nandito tayo sa tinatawag na Balay San Nicolas. Ito ay dating kilala bilang Valdez Lardizobal Ancestral House. At noong 2015, ito ay dinikara ng National Museum of the Philippines bilang isang important cultural property. Tanaw mula rito ang plaza ng bayan. So nandito tayo ngayon sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino. Ang simbahan na ito ay malaking bahagi ng kasaysayan ng San Nicolas. Last year lang guys, it was elevated into diocesan shrine. So ayun guys, tapos na tayo sa ating tour around my beloved heritage town, San Nicolas. At marami akong natutunan sa ating paglalakbay. Isa na dito ang buong pusong pagpapahalaga at pagmamahal sa napakayamang kultura ng aming bayan. Kayo guys, ano ang mga natutunan nyo? Comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching! Bye-bye!